ako talaga ay natatakam at nananabik na makatikim at makakain ng tinola. Pero paano? Napakaaga pa at hindi pa ako nakapunta man lang sa pamilihan. Bakit yung eksena ko parang kontrabida o kontrabida nung gumagawa to? Habang nag-iisip tayo kung paano maakain ng tinola, tulungan mo muna akong basahin ang mga nag-comment sa Facebook page natin ng kanika nilang tinola recipe. Una na riyan, si Ruby Ann Ambida. Ang sekreto raw niya sa masarap na tinola ay ang mismong pakpak ng manok. Dahil malasa ang parte na ito ng manok, masarap din simutin ang mga buto ng pakpak ng manok. Ay, tama nga naman si Ambida. Eto naman si Eden naman. Native na manok ang isinasangkap sa kanyang tinola at para mas masarap na niluluto niya ito ng may kasamang pagmamahal. Ayun naman, mas masarap yan kaysa sa sama ng loob yung sinama mo. Tama ka dyan. Nag-share din ang kanyang tinola recipe ang ating kapuso ni si Maria Fred Vincula. Ang bida sa tinola niya ay sangig o native basil leaves at dahon ng luyang dilaw. Aba, kakaiba. Ito naman, enjoy naman ang anak ni JC Madrona sa kanyang nilulutong tinola. Oh, wow. At sa kanyang sikreto, kamatis daw. Kakaiba na naman, tinolang may kamatis. Hugas-bigas naman ang ginagamit ni Annalyn Javier sa sabaw ng kanyang tinolang manok. Dahil bukod sa masustansya ito, mas malasa raw ang kanyang versyon ng tinola. Bini-bini, gusto ko lang malaman kung bakit ba sadyang nais mong makalasap ng tinola. Ito na nga, bini-bini. Natakam kasi ako nang mapanood ko ito sa isang kapuso serye na Maria Clara at Ibarra. Na-trending. Nako, tamang-tama. Eto, at panoorin natin ang masarap na tinola na yan. Ay, dali mo yan dito. Pronto! Sa hit kapuso series na Maria Clara at Ibarra, trending ang eksena sa piging kung saan ang hinanda para sa mga bida, tinola. Sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, itong tinola ang aking paboritas. Sa kwento, nagalit si Padre Damaso nang ang mapunta sa kanyang parte, ang leeg at pakpak ng manok, habang sa iba ay hita at pitso. Hindi nakapagtataka na special mention ng tinola sa nobela ni Jose Rizal na Noli Mitanghere, kung saan base ang teleseryeng Maria Clara at Ibarra. Ang tinola raw kasi, madalas nang ihain noong unang panahon. Katunayan, ito ang inihahanda ni Melchora Aquino o Tandang Sora para sa mga sugatang katipunero. Ang tinola, isang uri ng sabaw na may tuturing na complete meal. May iba't ibang version nito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pero may isang sangkap ang hindi mawawala sa tinola. Ang Luya. At ngayong umaga, dito sa unang hirit, sina Food Explorer Chef J.R. Royol at UH Pepper Bay Egan Arnold Clavio ang magpapakita ng kanilang version ng tinola. Kaya naman, imbitado ang lahat sa ating piging. Magandang umaga, Binibini at Ginoo. Isang karangalan! Yes, pagsaluhan natin ang favoritas kong tinola. Pakihain na pagkain. Asa na ba? At hindi po tayo pwede magsimula kumain ng walang tinola. Siyang tunay. Ah, siyang tunay! Bagay sa'yo, Mars! Oy, big moment to. Ano magsasama-sama kaming lahat dito, ha? Nakapinatapo ang dalawa sa magigiting na Ginoo ng ating lugar para magluto ng tinola. Chef JR, yan, aalamin na natin ang versyon ng tinola na lulutuin ni Chef JR. Chef JR, anong version yan? Mga Ginoo, yung version ko, well, talagang ito niluluto namin sa bahay. The Royal Tinola. Oh my gosh! At syempre, the Royal Rumble. Yes. Yan. Okay. At Ig, at Pepper Bay, isang malaking Pepper karangalan. Yes. Kamusta, mga... ito na lulutuin ko, common na to sa mga Pinoy. Yes. Oh, sa tinola, pero malunggay. Pero meron pa isa dyan, nakakaiba, baboy. Medyo unusual ngayon. Iba yung protein. Mga pangalan pala nakakatakam na. Simula na natin siyempre ang ating cook-off ngayong umaga. Tinola cook-off. Go, go, go. So pareho sila mag-umpisa sa gisa. Yes. Sa gisa? So, ang sikreto kasi ng tinola, itong ginger eh. Totoo. Yes, yes. Pag walang ginger, hindi sa tinola. Hindi. Nilaga siguro yun. Parang ganyan, yes. Pero kasi yun nga, sabi ni Sir Egan, yun yung talagang signature kasi talaga. Kaya I think pwede nating ipalit-palit yung mga proteins, like kagaya ng gamit niya ngayon,
baboy, pero nandun kasi yung maangas na yes, luya. Yung luya. Amoy tinola na eh. Oo, oo. At saka yung pampaano, pampainit ng katawan, di ba? Lalo pag malamig na pa nung kayo nahanap yes. talaga ang tinola. So true. Yan ang kaibahan. So bukod sa ano baboy, tinola. May malunggay naman talaga yung tinola. May malunggay. No? Sa inyo yes. talaga. Yes, po. Opo. Meron. Yeah. So ito doesn't matter kung anong mauna dun sa aromatics. Shoot lahat. Yeah. Gisa lahat. Mabilis lang nagisa. And then siguro the difference lang with my tinola, although chicken yung ginagamit yes. ko, is talagang binabrown ko siya. Ah. Para lang din lumalim yung lasa. And yung gagamit ako ng seaweeds imbes oh, na malunggay. Yun ang kakaiba. Yun ang kakaiba. Yeah. Kay Iga naman, baboy. Anong klase mo? Gaya-gaya ako. Kaya lang baboy ito. Laman ba yan or yung may konting buto? I mean, anong mas abay, masarap? Para hindi magalit si Padre Damaso. Maganda-gandang party to. Laman. Yes. So, yeah. Para hindi magalit si Padre Damaso, may kickback siya dyan. Lam na. Pero nakakatuwa, di ba, na-appreciate natin ulit itong Pinoy na dish na ito, na tinola hindi mawala sa kulturang Pilipino. Ano ang sikreto? Isang... May sikreto ka ba, chef, dito sa tinola recipe mo? Bukod sa seaweed, ah. Generally speaking, yun talaga. Babalik lang po ako sa sinabi ni Sir Iga na dapat maraming luya. Okay. I think yun yung talagang nagsiset apart sa kanya sa ibang dish, eh. Yung talagang siksik at saka talagang maangas na luya. Right, agree. Mm. Trivia lang tayo. Alam mo ba ang tinola ang paboritong kinakain ni Rizal? Yes. Oo. At ni Manny Pacquiao. Diba? Yes. Dinadala ng nanay niya sa... Alam niyo yan. Sa kanya. Binibilin, nasa dapitan siya. Totoo. Pinagdadala pa siya. In terms of yung kunari, yung sabaw niya, tubig lang ba, hugas-bigas, broth, anong maganda para sa inyo? Igan? Igan. Anong... Kung meron kang choice na mag-broth or ang minsan ginagamit parang ano, chicken soup, no, chef? Diba? Opo, pwede. Kung may chicken stock, definitely. Stock. Pero kung Pinoy at Pinoy flavors at techniques lang din, hugas-bigas hugas-bigas lang. Hugas-bigas. Yes. Kasi ang hugas-bigas, meron ba siyang added na nutrition o pampalapot lang siya? Meron din po. Meron. Meron siyang nadadagdag na, of course, nutrients doon sa dish. Oh. And texture. Medyo on the malapot side eh. Right. Hindi naman super lapot, pero nagkakaroon ng parang body. Medyo. Oh. Mas malabo yung sabaw niya. Yes. Ito naman, malunggay Igan. Yes. Isa sa mga superfoods natin. Superfood, yes. Kayo ba yung may tanim na malunggay o sa kapitbahay nyo din yan? Matulad ang tao lang sariling tanim, no? Madali lang kasi siyang padamihin. Pag may mabait ang kapitbahay, pwede kang makahingi. Oo, oh, yes. Yan o. Hindi mawawala sa mga ano sa tinola. Mas classic yung kay Igan. Classic. At eto na ang inaabangan, na. No? Ay, guys, focus kayo dito. Focus ito yung yan, sikreto. No? Pepper bay! Mahirap lang po yan sa mahangin na umaga kasi baka bumakfire sa inyo. Magmugayain, chef. So ngayon, nagsi-season na sila. Yes. Kapareho kayong patis ang ginagamit. Patis. Personally, konti lang. Oh, tsaka konti lang, kasi no? Malasa yung umami rin na dinadala niya dun sa dish. Nagkakaroon ng bagong layer yung flavors natin. As in, definitely, pwedeng-pwede sure. rin. May iba nga, bagong isda eh. Ah. Pwede rin gumamit, yeah. Pero hindi ba lata? Ang patis talaga. Delikado pala magluto ng tinola paminsan. No? Patapon. Yan. So ngayon, at this point, ayun, malambot na yung papaya. Ito ba, tinatakpan ninyo para maluto or what? Ako, depende. Kung medyo naparami yung sabaw ko, hindi ko na iwan. Siya tatakpan. Oh, wow. Hindi siya na. So ito na. So si chef, naglalagay na siya ng gata. May kasi gata ito yung kaibahan. Siya. Ito ba, ang ano style na ito is from a certain region? Kung bakit may gata? Well, my father kasi is Bicolano. So this is something na talagang nakasanayan namin. And yun nga, madalas, syempre yung typical tinola lang din yung niluluto namin. Pero just for siguro contrast, may iba man lang paminsan-minsan. Yes, naglalagay kasi tayo ng gata. Kasi lahat mga Bicolano lalagyan talaga ng gata ang lahat, ha? Yes. Igan, mas classic yung kanyang tinola, pero baboy. Ano, kamusta lasa? Busy ako, susi. Busy siya! Busy siya! Okay. Nandun na, lumalasa na. Yung ano, yung ginger, lasang-lasa din sa. Malakas galing talaga. Galing lalamunan hanggang ano actually, yun, hanggang chan. Amoy pa lang nung ginigisa ni Sir Igan. Kuha na eh. Alam mo ng tinola niluluto sa kusina. Yes. Agree. Oh my gosh. Dalawang tinola, pero magkaibang version. Pero sikat na sikat at trending ngayon dahil sa Maria Clara at Ibarra. Yes. At matutuwa mga trabahador dito. Tayong lahat. Tayong lahat. Damihan nyo yan, damihan nyo yan. At syempre, hindi makukumpleto ang ating papiging. Syempre, may kanin ang nakahanda doon. Yan yun ang importante. Nagreklamo na sila. Wala yung kanin. Of course. Palagay nyo ba ito ay luto na? Ah, hindi, ayun. Ayan. Syempre, meron kanina, tayong... Madaling araw na kami nagluto. Yes. Maraming salamat.
So, course, tinola ng ginata. May gata, oh. Manok, the royal tinola. Tinolang baboy with malunggay. Yun yeah. naman. Chef. Okay, please, thank you, sir. Please, pakiyain please. Na po. Mm-hmm. Napakaswerte naman na si Maria Clara. Si Maria. Ano ang pangalan friend ni Maria Clara? Ang favorites kong tinola. Wow. Shaira, nangako ka. Ay! Oo oh, naman, so, Inga. So sabi nila, hindi daw yan. Puno na dyan. Puno na dyan. Akala ko naman nilapasan mo kami. Ibalis, Sarah, kung bahala sa'yo. Wow. At sabi nila, ang pagtatipon-tipon at salo-salo, hindi daw nag-uumpisa hanggat wala pa yung tinola. Tinola. Ay, thank you, Iga. Maraming wow. salamat, Ginoong Iga. At Ginoong Chef JR. At Ginoong Chef JR. Makikisig. Makasinero. Ginoong Kusinero JR. Salamat. Simula na ang piging. Ito na. Pwede na ba kumain? Ayan. Pakitampina sa mga dila. Tinola. Aba, tinolang baboy. Harap. Ang gusto lang namin kayo ay masarapan. Bawal usgahan, ha? Pero masarap siya. Malasang malasa. Okay, chef. Ang tinola. Ako nga. Pork tinola. Grabe, chef. Ang sarap. Talaga ba? Kukunin ko to, Sir Egan. Ang sarap, yeah, chef. Yan, titikman ko yung kahit. Iba, iba. Ang sarap. Titikman ko yung luso ni chef. Yung ginatayan. Oh my God, so good. Ang sarap. Gusto ko yung may gata. Lahat gusto. Wala bang kanin? May kanin kanina. May kanin, may kanin. Then, sarap pa namiss ko kayo dito. Iba hangin, ha? Oh, welcome back, you guys. Ganyan kami dito sa... Huwag na siguro tayo magkunwari, pakihain na yung kanin. Nasaan ba yung kanin? Nasaan yung kanin na yun eh. Nawala yung kanin. Tama-tama. Meron din tayong galantina. Nakikipiging sa atin online. Sa mga Igan. Good morning sa mga manonood sa ating live stream. Diyan sa YouTube, Facebook at TikTok. Breakfast na tayo! Hello! Time for...